sakuna, panganib, at aksidente. Mga bagay na maaaring dumating ng hindi inaasahan. Kaya mahalagang may kaalaman at abilidad sa oras ng kalamidad. Bilang mga emergency responder, iba't ibang mga aksidente ang aming nasasalunga araw-araw. Bago pa man dumating sa scene, iniisip na namin kung ano ang pinakaposibleng malalang mangyari sa isang aksidente. Bagamat pinapanalangin namin na sana ay walang masaktan. Stay tuned mga kasambahay dahil ituturo namin sa inyo sa episode na ito ang ilang mahalagang kaalaman ukol sa first aid at kung paano nyo ito dapat gamitin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ako si Benedict Galasan, a rescue manager ng kauna-unahang news and rescue institution sa buong mundo, ang UNTV News and Rescue. Mula sa aking years of experience in rescue operations, natutunan ko ang mga dapat gawin kung sakaling may sakuna at ihanda ang mga tools na kakailanganin kapag may aksidente. Handa kaming ituro sa inyo ang lahat ng kaalaman at abilidad para sa oras ng kalamidad. Ikaw ay Lifesaver! Sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng motorcycle rider na si Jeffrey Paredes matapos itong bumangga sa isa pang motorcycle rider sa bahagi ng Tandangsora, Quezon City. Kwento ng isa sa mga nakasaksi sa insidente, nag-overtake si Paredes sa sinusundan nitong sasakyan, dahilan para bumangga ito sa kasalubong na motorsiklo. Ang angkas ni Paredes na si Grace Cabastian nagtamo ng bukol sa ulo, sugat sa braso at tuhod dahil sa insidente. Stand back straight, tinatandahan. Alalay lang, dandan. Ayon kay Paredes, walang headlight ang motorsiklo na nakasalubong nito kaya hindi niya ito napansin. Nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang mga tinamong sugat ng mga biktima bago sila dinala sa East Avenue Medical Center. Nakaupo pa sa gilid ng kalsada ang 33 anyos na si Christian Corsigo nang madatna ng UNTV News and Rescue Team sa May Emilio Aguinaldo Highway, Barangay Salitran 2, Dasmariñas City. Nagtamo ng mga gasgas sa likurang bahagi ng ulo at kaliwang binti si Corsigo na kaagad namang nilapatan ang paunang lunas ng grupo. Wala namang tinamong sugat ang angkas nito na si Ulysses Torres. Ayon kay Corsigo, papauwi na sila sa Alfonso Cavite nang bumangga sila sa likurang bahagi ng isang pampasaherong jeepney na kanilang sinusundan dahil bigla umuno itong nagpreno. Matapos malapatan ang paunang lunas si Corsigo, ay tumanggi na siyang magpadala sa ospital. Nagtamo ng sugat at galo sa iba't ibang bahagi ng katawan ang dalawang lalaki matapos bumangga ang sinasakyan nilang motorsiklo sa tricycle sa barangay Market View, Lucena City. Agad nilapatan ang paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang driver ng motorsiklo na si L'Oreal Orango, 27 taong gulang, at angkas nito na si Oscar Ostanal, 49 na taong gulang, na pawang residente sa pinangyarihang barangay. Ayon kay Orango, nagpreno siya sa kurbadang bahagi ng kalsada, ngunit dumulas ito, kaya sumalpok ang motorsiklo sa tricycle sa kanilang unahan. Matapos nalapatan ang paunang lunas, ay tumanggi na ang mga ito na magpadala pa sa ospital at nagpa siyang umuwi na lamang sa kanilang tahanan. Hindi naman nasaktan ang driver ng tricycle na kanilang nabangga. Nakahandusay sa kalsada ang motorcycle rider na si Jason Fermano nang datna ng UNTV News and Rescue Team sa South Montilla Boulevard, Butuan City. Nagtamo si Fermano ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan, bunsod ng pagkakabangga sa Center Island ng kanyang minamanehong motorsiklo. Kwento ng mga nakasaksi sa aksidente. Mabilis umano ang pagpapatakbo ni Fermano habang binabaybay ang National Highway at tila nakikipaghabulan sa ibang motorista. Nagulat na lamang ang mga tao sa lugar nang salpukin nito ang Center Island. Matapos lapatan ng first aid ng UNTV Rescue, si Fermano ay dinala na ito sa Butuan Medical Center upang masuri ng mga doktor. Walang malay at nakahandusay sa kalsada nang datna ng UNTV News and Rescue Team ang motorcycle rider na si Mark Anthony Omena. Bumangga ang sinasakyang motorsiklo ni Omena sa barrier ng Mindanao Avenue Underpass mag-aalas 2 ng madaling araw. Nagtamo si Omena ng galos sa ulo.
diwa sa kaliwang binti at pagdurugo ng ilong at bibig. Ayon sa pulis, posibleng lasing ang rider dahil nangangamoy alak ito. Matapos dapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team si Umena, ay agad dinala ng grupo sa Pacific Global Medical Center ang rider. Kung tayo ay makasaksi ng isang motorcycle accident at nais tumulong, narito ang mga maaari nating gawin. Una, pumarada sa ligtas na lugar. Humingi ng tulong sa paligid upang i-direct ang traffic papalayo sa biktima. Mahalaga na tukuyin mismo kung sino ang hinihingan ng tulong. Pangalawa, tingnan ng maigi ang paligid ng aksidente kung may anumang peligro. I-check din ang kanyang motorsiklo kung may tumutulong gasolina o langis. Kapag natiyak na wala ng panganib, agad patayin ang makina ng motor ng biktima at itayo ito. Ikatlo, tumawag ng tulong sa mga emergency medical services. Gay sa kanila ang mahalagang detalye tulad ng pinangyarihan ng aksidente, anong klase ang aksidente at ilan ang biktima sa aksidente. Ikaapat, buksan ang visor ng helmet ng biktima. Tapikin ang balikat nito para malaman kung may malay siya. Kausapin siya at siguraduhin na may paparating na tulong. Samahan ang biktima habang wala pa ang rescue team. Ang mga simpleng steps na ito ay makatutulong ng malaki sa isang biktima ng motorcycle accident. Sa aming pagbabalik. Pagdating namin doon, nakita namin yung biktima na nakatakip ng gumot. Mga tao doon, sabi doon, patay na daw. Bali 30 minutes na rin po siyang nakahiga doon eh. Ang ginawa ko po, nilakasan ko po yung pagtapik doon sa babalikat. Bigla po siyang gumalaw. Tumutok lang dito sa Lifesaver. Pagdating namin doon, nakita namin yung biktima na nakatakip ng gumot. Mga tao doon, sabi doon, patay na daw. Bali 30 minutes na rin po siyang nakahiga doon eh. Ang ginawa ko po, nilakasan ko po yung pagtapik doon sa babalikat. Bigla po siyang gumalaw. Isang motorcycle rider ang dinatnan ng UNTV News and Rescue Team na nakahandusay sa may Lacson Street bandang alas 12 ng hating gabi ayon sa mga bystander at media groups na nauna na sa lugar na pinangyarihan ng aksidente. Halos kalahating oras nang nakahandusay ang biktima bago dumating ang UNTV News and Rescue Team. Pagdating namin doon, nakita namin yung biktima na nakatakip ng gumot. Tapos sabi naman nandun ng mga reporter, mga tao doon, sabi doon, patay na daw. Kasi meron daw unang dumating na rescue doon, pinunsuhan. Kaya ano nangyari, hindi ko na po siya pinunsuhan dahil nga diniklarata na patay na. Ngunit nang magpa siya na ang ating rescue team, naiwanan na ang biktima at hintayin na lamang ang mga kinaukulan. Isang photographer ng isang dyaryo ang lumapit sa isa sa ating mga rescuer. Ngayon, bigla pong may lumapit sa akin, isang photographer po ata ng dyaryo yun na bumulong sa akin. Ang sabi niya, nakita daw niya yung daliri gumalaw. Nakiusap siya sa akin na pulsuhan ko daw. Ang ginawa ko po, nilakasan ko po yung pagtapik doon sa babalikat. Bigla po siyang gumalaw. Tapos nung gumalaw na po, doon na po ako nag-declare na, sa mga kasama ko na maglurindo kami. Kasi nga yung biktima, walang malay nung datang namin. Naging maagap naman ang ating team. Pagkakita ng senyales na may buhay pa ang biktima, kaagad kumilos ang buong team upang bigyan ng paunang lunas ang pasyente. Kaya ginawa ko po sa mga kasama, pinakuha ko agad yung backboard para maisakay na at may load namin dun sa backboard yung biktima para maitala namin kagad sa ospital. Mabilis na isinakay ng team ang pasyente sa rescue van kung saan binigyan nila ng kaukulang first aid ang pasyente. Nang madala na ng rescue team ang pasyente sa ospital, laking pasasalamat naman ng girlfriend ng biktima sa ginawa ng rescue team ng UNTV. Bali po nung nasa bahay po ako, tinawag po ko nung kapitbahay namin na nadisgrasya nga daw po siya pagdating ko po doon. Wala na po sa pwesto yung taxi po, yung motor nakatayo na rin po. Yun nga po, nagpapasalamat po kasi kayo po yung unang umaksyon. Kasi bali 30 minutes na rin po siyang nakahiga doon eh. Kapag
kayo ay bystander sa isang aksidente at kayo ay tatawag sa isang emergency medical services kagaya ng 911 UNTV, madalas itinatanong kung ano ang consciousness level ng pasyente. Minsan hindi natin masabi kung fully conscious o unconscious ang biktima. Maaring gising siya, ngunit hindi nakakausap ng maayos. Para malaman ang kanyang level of consciousness, ito ang inyong dapat tandaan. AVPU. Tandaan po, AVPU. A is for alert. Alerto ba ang biktima? Bukas ba ang mga mata nito? V is for verbal stimuli. Nagigising ba o dumidilat ang biktima kapag may nagsasalita o kumakausap sa kanya? Ate, ate, naririnig niyo po ba ako? Ate, naririnig niyo po ba ako? P is for painful stimuli. Tumutugon ba ang biktima kung sinasaktan? Minumulat ba niya ang kanyang mga mata? Halimbawa, kapag siya ay kinukurot. U is for unresponsive. Wala bang malay o reaksyon ang biktima sa kahit na anong tanong o nadaramang sakit? Tandaan po, alert, verbal, pain, and unresponsive. AVPU, malaki ang maitutulong nyo sa mga parating na medical responder kung kayo bilang bystander ay alam at nagawa ang mga bagay na ito upang matulungan ng isang biktima ng aksidente. Karamihan po sa aming mga responde, madalas na aksidente ay nangangailangan ng wound management, splinting, at paglalagay ng sling at swathe. In the next few minutes, ipapakita namin sa inyo kung paano ang paggawa nito. Pauwi na sana ang magkaibigang sina Roger Apostol at Alan Pama, sakay ng kani-kaniyang motorsiklo nang magkabanggaan sa under tunnel sa Aurora Boulevard sa Cubao, Quezon City, bandang alas 10 ng gabi. Ayon sa isang saksi, sumemplang ang motorsiklo ni Apostol at tumama ang ulo nito sa steel barrier sa Center Island. Parehong nakasuot ng helmet ang dalawa. Sugatan habang nakaupo sa gutter ang dalawang rider nang datnan ng grupo ng UNTV News and Rescue. Nagtamo si Apostol ng hiwa sa mukha at hita at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Iniinda naman ni Pama ang pananakit ng balikat at nagtamo rin ito ng mga sugat sa siko at tuhod. Agad na nilipatan ang paunang lunas ng UNTV Rescue Team si Apostol at dinala ito sa East Avenue Medical Center para sa kaukulang atensyong medikal. Tumanggi namang magpagamot at magpadala sa ospital si Pama. Yan, pangkaraniwan sa mga aksidente na nagkakaroon talaga ng injury yung mga victim na nagiging pasyente natin. So kailangan natin gawin yung control bleeding, which is mostly, ang ginagamit nating pamamaraan is yung tinatawag na bandaging. Kailangan natin makontrol yung bleeding dahil mahalaga ang dugo sa sirkulasyon ng isang tao para gumana yung mga organs natin. So kapag ka may bleeding, ano yon, part na yon ng proseso ng isang responder, yung makapag-control agad tayo ng bleeding. So dito sa video na to, nakita natin na meron siyang injury or meron siyang sugat sa ulo. So ang ginawa agad ng ating kasama ay nag-apply siya ng direct pressure, which is yung gasa or malinis na tela, ididiin niya yon dun sa part kung saan may sugat. So part na yon, habang pine-prepare yung pang bandage, nakapag-apply na agad siya ng control bleeding, which is yung tinatawag nga na direct pressure. Tapos dito naman, nagkaroon din siya sa bandang binte sa likod ng tuhod ng sugat or yung laceration. Same procedure, kailangan makapag-apply habang pine-prepare nung isang kasama yung pang-bandage, naka-direct pressure na yung isa. So, dun pa lang, nakakatulong na yon para makontrol yung bleeding nung victim. Then, syempre, ang ano natin, kapag maraming dugo ang nawala sa isang tao, kailangan agad talaga madala sa ospital dahil yung attention naman ng mga doktor kung kailangan siyang i-IV o kailangan siyang swerohan para makabalik or makarecover yung katawan ng isang tao, lalo na yung mga naubusan o nawawalan ng dugo. Kapag kayo o isa sa inyong mga mahal sa buhay ay naaksidente at wala namang masyadong injury kundi sugat lamang, narito ang inyong maaaring gawin upang matiyak na magamot ang kanilang sugat.
Tandaan, kapag hindi tumitigil ang pagdurugo o kaya ay mayroong foreign object sa sugat, maaaring kailangan yung tumawag ng emergency medical services, kagaya ng 911, UNTV. Pero pag tumigil naman ang bleeding at walang kahit anong bagay na nasa sugat, ito ang inyong maaaring gawin. Kung marumi ang sugat, hugasan ito sa running water. Pwede rin itong punasan gamit ang alcohol-free wipes. Tuyuin ito gamit ang malinis na gauze swab at pagkatapos ay takpan ng sterile gauze. Itaas ito sa level na mas mataas sa puso. Iwasang hawakan mismo ang sugat. At time to time, laging linisin ang paligid ng sugat upang hindi magkaroon ng impeksyon. Kung wala namang ibang medical condition ang pasyente, kagaya ng diabetes, dapat ay kusang gagaling ang sugat basta laging nililinis at tinatakpan ng gasa ang sugat upang matuyo. Tandaan, ito ang mahalagang maitulong sa isang biktima na may sugat. Control bleeding. Mahalagang matigil ang pagdurugo. Kapag hindi ito tumitigil, tumawag agad ng emergency medical services. Minimize infection. Hugasan ang sugat at tiyaking malinis ang paligid ng sugat. Palaging takpan ng gasa habang pinapagaling pa ang sugat. Sa aming pagbabalik, tunghayan ng iba't ibang aksidente at kung papaano makatutulong ang splinting at pagsasagawa ng sling at swathe o swat. Tumutok lang dito sa Lifesaver. Sa bahagi naman ng Litex Commonwealth Quezon City, isang motorcycle rider rin ang nasangkot sa isang aksidente. Para maganda yung buto. Binabagtas noon ng 39 anyos na si Christopher Sandaan ang kahabaan ng Litex nang mag-overtake ang isang sports utility vehicle na kasabay niya sa kalsada. Nawalan ng balanse si Sandaan kaya sumemplang ang minamaneho niyang motorsiklo. Nadatnan na lang ng UNTV News and Rescue Team na nakaupo sa gilid ng kalsada si Sandaan habang hawak-hawak ang kamay. Dahil posibleng na-dislocate ang collarbone ni Sandaan dahil sa aksidente, agad siyang nilagyan ng sling at swat ng UNTV News and Rescue para maiwasang madagdagan pa ang pinsalang tinamo ng rider, saka ito isinugod sa pinakamalapit na ospital. Yan. Dito naman sa naging rescue operation na to, ang possible talaga na nangyari dito is meron siyang deformity or nagkaroon siya ng injury sa clavicle or dun sa collarbone. So, ang kailangan dito may immobilize yung part kung saan mayroong yung palayo sa katawan. So, which is yung from shoulder hanggang papunta sa dulo ng daliri. Kailangan may immobilize yun kasi habang gumagalaw, kapag ka may movement, kapag ka may movement yung katawan ng tao na may injury, talaga magkukos siya ng pain. Kaya kung makikita ninyo, talagang konting galaw lang may pain na nararamdaman yung naging pasyente. Pero ang pinaka-goal dito, kung saan ang pinaka-komportabling posisyon ng kamay, doon natin ipupuesto or doon ipinupuesto ng mga responder. So ang una nilang ginawa agad, in-expose muna nila, dinouble check nila kasi yung pain, so dito sa part na to yung pain, ang ginawa ng ating mga responder, dinouble check nila or binalidate nila. Malaman nila, ma-assess nila ano ang possible injury ng patient. So pag open nila, ang naging assessment dito is kasi dito sa part ng clavicle niya, makikita naman din natin sa video na may naka-alsa eh. So nag-apply ngayon ng underarm sling yung mga kasama or yung mga responder natin sa News and Rescue. Ang purpose noon, kaya nag-underarm sila para walang tension na mailagay dito sa kanyang clavicle o dun sa shoulder niya. Shoulder end dun sa kanyang collarbone. So underarm sling, then pag na-immobilize na yon, makikita natin meron siyang pangalawang tali na inilagay or yung tinatawag namin na swat or yung swathe. Ang purpose naman ng swathe para naman yung movement away dun sa nung pasyente or nung part ng pasyenteng may injury, yun naman ang purpose ng swat or yung swathe para maidikit sa katawan yung part or yung limbs ng patient para hindi masyadong magalaw, mag-lessen yung pain. Pero yung pain given yon dahil the mere fact na meron siyang injury, talagang meron siyang mararamdamang pain. So ang purpose nung sling and swat natin or nung swathe natin is to immobilize para ma-lessen yung pain na mararamdaman ng patient. Then, ang kasunod niyan, syempre dahil hindi mo nakikita yung loob, may pain na nararamdaman yung patient, definitely ang diretso nito is sa hospital agad para ma-assess ng mga doktor.
Narito naman po ang isang process ng pag-a-apply ng sling o ang tinatawag na underarm sling. Ang underarm sling po ay ina-apply kung ang injury ng pasyente ay sa may area ng clavicle o collarbone. Una natin gagawin, kung mayroong pain ang patient pagdating sa kanyang collarbone, che-check natin, or yung tinatawag na expose. Kapag na-confirm natin na mayroon siyang collarbone fracture or collarbone deformity, i-check natin kasunod ay ang PMS and cap refill. Ang PMS stands for pulse or yung kanyang pulso, motor, kung nagagalaw ba ng pasyente ang kanyang daliri or kamay, sensory, kung nararamdaman ba ng pasyente ang iyong ginagawa, halimbawa ay kung kinukurot, at cap refill, bumabalik ba sa loob ng 1 hanggang 2 segundo ang dating kulay ng kanyang daliri. Kapag na-check na natin ang PMS and cap refill, mag-a-apply na tayo ng underarm sling. Una, sukatin natin ang haba ng kanyang braso. Kapag nasukat na natin, magagawa tayo ng loop or buhol sa apex or yung sa tuktok ng triangular bandage. Ang pagkakaiba po ng sling sa underarm sling ay ang paraan ng pagsusuot o paglalagay ng triangular bandage. Kung mapapansin po natin, sa underarm sling ay pinadadaan sa ilalim ng kilikili. Ang dahilan po upang maiwasang tamaan ang injured part ng pasyente. Kasunod po niyan ay magbubuhol tayo sa likod na hindi nakatapat sa kanyang spine. Ang pagbubuhol ay gagamitin natin ang tinatawag na square knot. Pagkatapos ng pagbubuhol, itago po natin ang mga dulo ng ating mga triangular bandage. Kasunod natin i-apply ang Swathe or ang Swathe. Bago natin ibuhol, pahingahin ng malalim ang pasyente. Saka tayo magbuhol gamit ang square knot. Pagkatapos magbuhol, itago uli natin ang dulo ng ating triangular bandage. Pagkatapos may apply ang underarm sling at Swathe, i-check uli natin ang PMS and cap refill o pulse, motor, sensory, and cap refill. Alas 9 ng gabi noong December 16, 2019 nang maganap ang aksidente sa pagitan ng dalawang motorsiklo sa MacArthur Highway, Matina, Davao City. Ang isa sa mga motorcycle rider ang 26 anyos na si May Ubinar. Agad rumisponde ang UNTV News and Rescue Davao Team sa pinangyarihan ng aksidente. Dito nila nadatnan na nakaupo pa sa kalsada si Ubinar. Agad inassess ng grupo ang kalagayan ni Ubinar. Idinadaing ng rider ang pananakit ng kanyang kanang hita kaya nagsagawa ng splinting ang grupo. Pagkatapos mabigyan ng paunang luna si Ubinar ay isinugot ito ng UNTV News and Rescue Team sa Southern Philippine Medical Center. Dito naman sa video, ang nakikita natin dito yung ano eh, yung pag-consider ng safety ng mga responder natin. Na check muna nila yung patient. So inalam muna nila kung may possible na spinal injury. So dinoble check ng team leader, kung makikita natin, yeah, tinitignan niya, pinapagalaw niya dahan-dahan yung neck ng patient kung may mararamdamang pain. Then ang nangyari dito, dahil since daanan ng mga sasakyan, so nag-decide yung team leader na before sila talaga fully mag-apply ng mga procedure, ilipat na lang muna ng lugar yung patient or ilagay sa gilid para mas makapag-assess sila. Dahil sa isang responder, ang una nating kinoconsider palagi is safety ng mga responder. Dahil dun nga sa area, maraming sasakyan, may possibility na masagi yung mga responder natin. Isa yun sa kinoconsider natin. Kaya inilipat nila yung patient, then pagkalipat, saka sila talaga nag-assess ng full dun sa patient. At nakita nga natin na nag-apply sila ng splinting. So yung pag-a-apply ng splinting, mahalaga din yan dun sa pasyente na merong pain at sinususpect natin na dahil dun sa aksidente, maaring malakas yung impact, maaring nagkaroon siya ng deformity. Hindi man natin 100% masusure na talagang may bali ba or meron bang dislocation. Basta nagkaroon ng palatandaan or nagkaroon ng sign and symptoms na meron siyang posibilidad na nagkaroon ng bali or ng dislocation, nag-a-apply tayo ng splinting. So gumagamit tayo diyan ng mga material like ng splint, ng triangular bandage,
ng elastic bandage. So depende ron sa pangangailangan para makapag-apply tayo ng maayos ng splinting sa isang pasyente. Narito naman po ang pag-a-apply ng splint kung ang pasyente ay mayroong possible na fracture or deformity sa kanyang braso. Una, i-check natin ang PMS and cap profile. P stands for pulse or pulso. M stands for motor or kung nagagalaw ba ng pasyente ang kanyang daliri o kanyang kamay. S stands for sensory, kung nararamdaman ba ng pasyente ang iyong ginagawa, halimbawa kung iyong kinukurot. At cap refill, kailangan bumabalik sa loob ng 1 hanggang 2 segundo ang natural na kulay ng kanyang daliri. Kapag na-check na natin ang PMS at cap refill, saka na tayo mag-a-apply ng splinting. Ilalagay natin ang splint sa area kung saan mayroong possible deformity or posibleng bali. Kung wala naman tayong splint na kagaya ng ginagamit ng mga responder, narito ang ilang mga pwede nating magamit na nasa paligid. Una, pwedeng kahoy, pwedeng payong, or anumang bagay na matigas na pwedeng makapag-immobilize sa injured part ng pasyente. Kapag nailagay na natin ang splint sa ilalim ng injured part, mag-a-apply na tayo ng bandaging. Kukuha tayo ng triangular bandage or tali at itatali natin sa area ng joint at sa kabilang joint. Iwasan nating malagyan ng tali kung nasaan ang kanyang injury. Ginagamit natin ang splinting upang ma-immobilize natin ang injured part upang maiwasan ang mas malalang damage. Kapag natali na mula sa joint to joint, mag-a-apply na tayo ngayon ng sling. Kaya tayo nag-a-apply ng sling upang mas ma-immobilize at huwag nang magalaw ang area kung saan siya may injury. Pagkatapos ng sling, mag-a-apply naman tayo ng swat or swathe. Pagkatapos nating i-apply ang swat at naibuhol na natin, itago po natin ang dulo ng ating mga triangular bandage. Tapos mag-apply ng splinting, sling at swat, i-check po natin ulit ang PMS and cap refill. Mga kasambahay, sana po ay natuto kayo ng ilang mahalagang first aid tips na maaari ninyong magawa sakaling isa sa inyong mga mahal sa buhay ay magkaroon ng aksidente. For more first aid tips, bumisita lamang sa aming YouTube channel at social media accounts. Tandaan, mahalaga ang kaalaman at abilidad. Para sa oras ng kalamidad, ikaw ay Lifesaver!